Everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Madj, and for today's video, I'm going to share naman ako sa inyo ng aking mga lucky charms, which is naboodle na naman ako, guys. But in a good way naman, guys. Napakaganda kasi talaga ng mga gawa nila. And maglalagay lang ako sa description box if you want to purchase as well. But mga sample lang, kung may ano lang meron sa kailangan. Kasi kadalasan kasi, limited edition. Especially, itong i-share ko sa inyo, guys. Dahil, binili ko siya way back, ano pa, Chinese New Year, nung February. So, ngayon ko lang siya in-unbox and binuksan, guys. Dahil nga, medyo, nalihis ako. And then, marami akong ginawa and maliging busy, especially kay Gcash, ang dami nangyari. So, anyway, so, yun nga yan, guys. Kaya ngayon ko lang siya mabuksan. At the same time, maganda na din dahil yung binili ko siya dahil ibibigay ko siya, i-gift ko siya sa aking mother. So, dahil Chinese New Year that time, nagkaroon din sila ng pa-promo na kakaiba din. Yung parang you need to purchase na specific amount and then you will get a lucky scoop freebies. So yun. And then plus, mayroon din silang limited na parang gawa rin din nila. But of course, biniles din naman nila yun. It's, which is the parang lucky sojak money. Something like that. Tinatawag nila. I forgot. But of course, yun nga. It's golden money siya, guys. So limited lang yung kanilang pinirit out or ginawa. And then, ayan nga. So I'm very, very happy. Tsaka ang ganda kasi talaga, no, kanilang mga lucky charms. Eh, my mom is very, isa mga, ano nga, collections niya kasi talaga is magiging siya sa mga earrings, necklace, bracelets. So, especially yung mga ganyan, mga stones. So, yung share ko sa inyo, yung mga benefits. So, ang maganda kasi nito, kaya ako dito talaga bumibili ever since, guys, which is, punanood ako ng live nila sa Shopee, o kaya ngayon mayroon na sila sa TikTok. Eh, nagbibigay sila ng mga inputs or mga kung ano ba yung meron doon sa stones. Kumbaga, may binili ako way back before pero wala ang mga ganun, guys. Parang nagandahan lang ako pero yun nga, may mga meaning din yung mga stones, diba? But of course, ang pinaka-powerful talaga is pag-pray. But of course, maganda rin naman din yung mga lucky charms as well. So, hindi naman din masama if you're going to believe it, diba? So, and then, ang maganda kasi dito, every time na bibili nga ako, as I've said sa aking mga previous videos regarding Lucky Charms, eh talagang may mga unexpected akong mga blessings na dumarating. So, I'm very, very happy naman and I'm very, very blessed as well. So, kaya yun. Bale, ang binili ko nun is the Year of the Dragon ako. So, this one. So, limited lang siya. Actually, wala na to eh. So, mga gawa nila, limited lang yan, guys. Hindi na ulit. Kumbaga, in the next year, I think iba na naman yung design, diba? So, yun nga, kasi siguro na bubudol ako dahil mga limited yung mga design nila. Actually, may na ulit, pero hindi nag-ganon ka talaga yung exact mismo design. So, talagang magaganda yung gawa nila. Sila yung gumagawa, and then at the same time, sila din yung nag-bless, guys. So, ito, Year of the Pig in the other one. So, ito yung dalawa talaga yung binili ko. And then, makakuha ka ng mga freebies sa Lucky Scoop, guys. And then, ayun nga, sabi ko nga sa inyo, may kasamang parang description or mga meanings or benefits neto per each stones as well. So, dinidiscuss naman ngayon during the live. So, yun yung maganda doon, guys. So, kaya matapamisa talaga live siya, maabot siya ng mga ilang hours, mga 3 hours, 4 hours. So, yun, guys. So, ito, dragon. So, ito yung binili ko. So, yung pagkabukas ka neto, sabi ng mama ko, nakita na niya. Sabi niya, ang ganda daw ng pagkakagawa ko, diba? So, ayan. But yung mga ganito kasi, guys, kapag sa inyo, kapag kayo bumili on your own, dapat hindi siya papahawak sa iba. Kahit sa kapamilya siguro, even kapamilya. Even sabi niya, pwede naman daw sa family. But of course, kapag may negative energy rin kasi, kapag yung humawak nun, hala, nasira. Nasira ko. But mayroon akong nilagyan na ito. Pag may nakahawak ka sa negative energy, bumibigat talaga siya. Which is, nangyayin naman yun. And then, pero pwede nga may i-cleanse. But of course, mas maganda na hindi nyo talaga siya pinapahawak sa
ibang tao, diba? But of course, kung talagang hindi may iwasan, may makasagi or may makahawak, eh, i-cleanse nga na lang talaga, guys. Mayroon naman sila pang mga pang-cleanse, guys. So, ayan. So, Year of the Dragon. Actually, hiniro kasi masyado talaga ang Year of the Dragon this year. So, ito yung mga pang-contra or pang-boost or pang- pag-enhance, diba? So, meron here for the wealth as well. And then, actually, these past few years, di talaga maganda ang Year of the Dragon. So, ang nakalagay dito, overview para sa mga taong ipinanganak under ng animal sign ng dragon. Ang overall fortune nila ay medyo magiging mahirap sa 2023. Yun naman yung sabi talaga. And everything sa buhay nila will not go well. This year, bilang resulta ng paghiram nila sa Taisu, yung fortune nila as pets ay magiging bad and poor. In terms of career, magkakaroon sila ng few opportunities at magiging prone ang villain sa paghadlang, kaya magiging difficult para sa kanila na magkaroon ng good personal development, and ang wealth fortune din nila ay hindi magiging maganda, so mas better kung hindi sila masyadong mag-i-invest in 2023. Ang mga dragons din must be prepared sa pag-solve ng conflict with Taisu para makakaroon sila ng smooth and safe whole year. Actually, sa pag-i-invest, actually, mayroon akong dalawang na-miss this year. So, I think, yun nga, dapat sinot ka na siya kasi pwede naman siya, para kaya kang bumili ng laki siya. Para, hindi naman masama maniwala, but of course, you need to pray as well para ito ng mga ganito is to boost your ano, diba, your luck. So meron ngayon ganito, may 2 investment ako na hindi na pursue this year. Actually, na miss ko yung other one, sayang ngayon. Actually, ang ganda sana nun, pero I don't know, na focus kasi sa ibang bagay, so sayang talaga yun. So eto, mayroon din silang wealth, kaya yung maganda rito, once na bumili ka, may mga ganito sila na pwedeng a guide for you para mas maganda. So meron dito, ang very familiar ako is the eto, yellow screen, guys. Ayan, ayan, guys. So hindi na din sinabi rito yung mga first stone, pero sa live yung sinasabi niya each stone kung bakit nila nilagay dito sa Year of the Dragon. But of course, dito kasi saan nila is naka what should I call this, naka-summarize na. So here's a wealth, yun nga sinabi na dito, naka-overview sa love in relationships, career, of course dito tayo sa wealth, diba? And of course sa health. Ang health, hindi magiging optimistic ang health condition ng mga dragon this year. Dapat ay bigyan nila ng pansin ang gastrointestinal disease at iwasan ng too much cold and irritating stuff na nakaka-apekto sa kanilang health. At the same time, dapat din nilang bigyan pansin ang skin diseases in 2023 tulad ng mga small rashes or dry skin or even frost cracks dahil affected sila sa pag-harm sa Taisu. Dapat ay hindi sila mag-travel sa malalaya this year or even lumabas sa gitna ng gabi. Actually, hindi naman ako palalabas. But, meron ako rashes, I think. But, I don't know. Pero, matagal na yun na lumabas sa kita ko. So, ayun yun. And then, kay ang narandaan ko sinabi nga rito, tagal na kasi dapat nabilok na ko na siya noong February. Medyo nakalimutan pa na. So, diba? Itong Year of the Pig, kung nakalimutan, ang pinaka, maganda kasi sa Year of the Pig, para may magbibigay doon ng money kay sa mama ko. So, yun yung para sa kanya. May magbibigay ng money na unexpected for the mga pinanganak sa pig. Hala. Medyo, ano, hindi lang maganda yung pagkakap, ano nila. Hindi maganda yung eto. But, maganda naman yung hindi ko kailangan hawakan. So, dapat pwede hawakan yung bracelet kasi nga para sa kay mama. So, pwede na maganda rin dito. Pwede siya pang regalo. Diba? Para mas maganda. So, eto. Overview na lang. Kasi doon naman yung pinaka, ano. Pero sa iba, ano nila, may mga nakalagay doon. Kanya, for rose quartz. Kanya, I love rose quartz, guys. And, mga, ano, cherry quartz. Something like that. Or, yellow citrine. Eto. Overview for the Year of the Pig, guys.
kung Year of the Pig kayo, para sa inyo to. Ang mga taong ipinanganak under the Chinese zodiac animal sign of pig is magkakaroon ng pretty good fortune sa lahat ng aspeto sa 2023. So, yun nga sabi ko sa inyo, diba? Maganda yung prediction for the Year of the Pig. They will have good development when it comes sa trabaho and also sa mga career at maraming oportunidad para sa kanila. Sila ay aktibo to show the ability sa kailang trabaho at pagdating naman sa kapwa-tao, sila ay mayroong very good interpersonal relationship. In terms of kayamanan naman, sila ay swerte pagdating sa mga sideline businesses. Business, sorry. Especially for the pigs na may connected sa business ay magkakaroon ng financial luck. At pagdating naman sa aspect ng love and relationship, as a result of the shelter of the auspicious Taro of Hong Luan, ito, hindi ako familiar. Yung mga taong single naman ay magkakaroon ng right partners for marriage. The pig should take special care para sa kanilang kalusugan, especially sa kanilang stomach and skin. Actually, recently, last week, nagkaroon ng parang stomach ache ni mom. She thought that, yun nga, stomach ache. Na parang kailangan nilang mag number 2, but nung nagpa-check up siya, ang result is pero siyang UTI. So, unfortunately yun. Pero okay naman na siya ngayon. Mayroon na siya ng gamot. So, yun. But of course, di ba may iwasan yung mga ganang bagay naman, di ba? Kahit sa naman. So, yun. Di ba masama maniwala sa mga ganito? But of course, it's really up to you pa rin, guys. But, prayers lang talaga. But of course, maganda kasi yung mga niya. And now, ito yung sinasabi ko sa inyo, guys, na golden ticket. So, nakita niyo yung kanina sa pag-unbox ko, guys. So, here, ang kit niya, the golden for the pig. Actually, limited lang yung ginawa niya. So, ang ganda, di ba? Pwede niya siya ilagay sa inyong wallet, which is pina-bless din siya kung meron kang ganito. So, this one is dragon. This one's pink. So, ito nga ba? Dragon. So, yeah. Pwede nyo siya ilagay sa wallet nyo na mahaba. Or, yun yung dito. Parang money something ang tawag sa kanya. And then, isa sa mga nakuha ko, itong machine paper, which is maganda rin siya. Hindi naman yung masama. Lahat naman tayo, we always nag-wish, diba? So, at least here, pwede nyo isulat. Para gamitin ito, of course, write your complete name, birthday, and all of your wishes at the back of the lucky wishing paper. Fold and burn the whole wishing paper and pray for your wishes. Collect the ashes and put them inside the free red money envelope called ampau. And then, place the ampau in your altar or inside your room. Or store in a safe place so no one can throw it away. By burning the wishing paper and keeping the ashes, it sends signal to the wishing gods about your wishes and will give you more luck, more protection, and more abundance in your life. So, wala nang masama, diba? Kung gagawin mo siya. So, ito yan. May wishing paper ako, so gagawin ko na siya. Dapat ng Chinese New Year. So, ayan. Ang maganda na lang, binigyan din niya ako na extra para sa dito. Sa bracelet, just in case na maputol. And then, ito yung maganda actually. Bumili na ako nito. Dapat pala hindi mo na ako bumili. So, hinintay ko muna yung ayan, rose quartz. I love this one. So, nasa rose quartz stones, guys. And then, yellow citrine. So, itong rose quartz muna tayo. So, pwede nga lang siya ipang-display, guys. Or, pwede nga siyang gamitin. Actually, may binili ako na sa kanya rin. Na parang diagram. Something. So, ipapaliwanag ko lang yan sa mga susunod na video. So, ito guys. So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Na meron po anong ibig sabihin ng rose quartz. Diba? Rose quartz supports you if you are grieving. Helps with low esteem. Or self-worth. Yun yung sinasabi na parang kapag sinasot niya yung rose quartz, diba, parang nagbibigay, nag-boost siya ng confidence, especially kung may mga interview kayo or something like that. But most of it is for the, sa love, parang may ganyan. Yun yung sinasabi
sa rose quartz talaga. Ease PMS, heavy periods, menstrual cramps, and hormonal disturbances connected with the reproductive cycle. Strengthen the heart muscle, regulate blood pressure, and harmonize irregular heartbeat. Charm for making and keeping of wealth and abundance. Excellent when starting a new business or project. Make sure to have it on job interview, signing a deal, making a presentation, purchasing a new cat, house, or business space. So brings more love and laughter, encourage more romance, more passion, more friendship, and more companionship in your life. Supports in stating what you do not want, restores in peace, harmony, and trust in all your relationships. Restores the peace, harmony, and trust in all of your relationships. Okay, naulit lang siya. So, ayan. Note, the term quartz comes from the Greek word for ice. Clear quartz is rated at a 7 on the Mohs hardness scale and can be placed in water. It has a hardness of around 7 on the Mohs scale, meaning that it can tolerate water and other elements. Most of the charms should be worn on left hand as it is the way to manifest the benefits and the luck of the charms we are wearing. We should only wear it on the right hand if the charms has protection benefits. So pag ganito naman siya, pwede nyo lang naman siya ilagay sa bag or kaila hawakan nyo or something like that, or yung sa pocket nyo guys, kung ganito yung sa inyo. But pwede nyo siya ilagay lang sa ano, sa table. Pero kapag mga bracelet ganyan, ayan, yun nga yun, sa left for the ano, and then right is for protection. And then, ito, okay lang, yellow citrine, actually, yellow citrine is isa pang pang-cleanse din, guys. So, okay siya. Yun yung masyado, yun yung pinakarandaan ko for the yellow citrine, but of course, the other benefits pa rin siya. Ayun nga, cleanses and rejuvenates your spirit, aids in the treatment of disease related to the urinary tract, the kidneys and digestive system, helps relieve constipation, helps counteract the harmful effects of pharmaceutical medicines. So ito yung ano nga. Can improve blood circulation, manifest success and abundance in your business or career, attracts both personal and professional success, carries the energy of money, and having this crystal in your life will attract wealth and abundance to you, encourages you to be open to new experiences and maintain a positive attitude, boosts your self-discipline, and makes you develop good habits in your relationships. So, may note din siya, citrine is 7.02 on the Mohs hard scale. Some care should be taken to avoid scratches. Long water contact are okay. Most of the charms should be worn on the left hand as it is way to manifest the benefits and luck of the charms we are wearing. Ayan. Pag protection, ganoon naman talaga. Pag manifest sa, sa left for the whole benefits, and then the protection should be worn sa ating right hand. But of course, dahil stone siya, pag ganito yung binilingon, pwede nga naman siya hawakan or yun nga, ipang display nga na lang sa inyong altar. Ilagay sa inyong altar. And then, ayan. Actually, ito. And then, may nagka-promo sila last time. So, nakabili na rin nata akong Sawatika, guys. So, ayan. I think pang-gift ko na siya. So, okay. Ay, kailangan hindi ko siya mahawakan. Pero nahawakan ko na siya. So, okay lang naman din. But, simple lang, but it's okay. Pwede siyang pang-gift. So, nagkaroon siya ng sale na ito. So, parang super, I think mga 11 or 10 pesos lang siya. But now, regular nila is sa 150 pesos. Pang, pwede siya pang giveaway. So, bumili ako na para pang giveaway ko that time. Powerful attractor of good fortune. Symbol of universal harmony, prosperity, good luck, abundance, fertility, long life, and eternity. The seal of Buddha's heart literally means it is good or all is well. Originally used in Hindu homes, business, printed materials,
cars, and temples. Symbolizes righteousness, wealth, love, and liberation. So, okay, meron siyang sa stone niya, guys. Yung, ano, the green one. Yan. Yun yung, ano, parang may nakalagay na seal of Buddha's heart. So, actually, ang dami kong nakuha dun sa, ano niya, freebie sa scoop niya. And then, ayan. Emperor coin. Actually, ayun, nakuha. Anahin ko na emperor coin. Pero nagbibigay rin siya ng another freebies pag na emperor coin, guys. So, ito, 3 emperor coins. So, emperor coin, wealth, and money. So, ito, maganda siya pamigay, guys. Pero, mas maganda to give talaga than receive, diba? So, brings a good luck in making money, attract wealth, abundance, and prosperity. Bring good luck in gambling, increase networking luck, and opportunities from helpful people in your business or career. Health benefits can prevent yin energy from invading your body and making you sick. Help you remain healthy and strong. Can protect you away from evil spirits in driving. Block evil spirits and ward off calamities. Protect you from being invaded during sleep. So yeah, and the last one ito, guys. Hindi ko siya alam. Sage. So, ngayon ko lang siya nakikita. I think... Okay. Sage benefits of Madjus. Okay, mga. So, I don't know. I think step by step na ito. So, used for centuries for spiritual person and space cleansing. Actually, hindi niya ito sinabi. Actually, pinaluwanag lang niya is the yung pig sa dragon kasi yun talaga yung ano nga pa, this one's for freebies, guys. So, yun nga masyadong in-elaborate. So, yun ko lang siya nakita rin. A promote healing and wisdom used by ancient Egyptians and Romans, okay, to treat digestive problems, memory problems, and sore throat. Okay. It has antibacterial virus and fungi, cleans the air and release negative ions. Must fear dispels negative energy and negative thoughts. Cleans lucky charms will bring peace of mind, improves your mood, helps soothe stress, improves and quality of sleep, improves memory and focus. That's why it used for meditation, natural air freshener. Natural freshener. Okay, so pwede rin siya pang cleanse ng inyong lucky charm. So, pwede siya ilagay doon, guys. So, ayun, guys. So, yun yung ating mga nakuha for this time, guys. But, of course, ang pinakamalaga naman dyan is this one yung pang-gift ko sa aking mother and, of course, ang aking bracelet for the Year of the Dragon. Actually, ito yung unang nakita nung ina-unbox ko siya kanina. Sabi niya, ang ganda daw nito. So, hindi nga nakita yung para sa kanya. Kasi nahuli yun. So, ito. Actually, was okay nga. Dahil mait lang yung dito niya. Mait lang din yung mga stones. Actually, ganda ng mga stones nila. And then, I don't know kung magugustuhan niya to. Kasi yung ito, mas colorful kasi, guys. Ito kasi more on dark and white lang. Ito kasi maraming yellow. Of course, the yellow citrine. And then, may mga gold, something like that. And then, orange carnelian. And then, the green jade. And, ayan. Pero kasi ito, dinisay talaga nila to. For the Year of the Dragon. Ito yung mga pang-counteract and to enhance or to boost your luck. Diba? So, ito siya. Kaya, ganito yung design niya. Ito yung mga nilagay niyang stones, guys. And then, of course, dahil okay naman ang Year of the Pig. But, of course, was to enhance their luck. At kaya ito yung kanyang nilagay na mga stones, guys. And if magkaiba nga lang binili ko na parang itsura din ng kanilang strings kasi yung wrist ng mom ko is maliit. So, okay nga rin maliit lang din yung ano niya, mga stones niya. So, here, ayan, may adjustable yung binili ko sa kanya para at least hindi mahulog. Pero sobrang nipis lang kasi sa kanya. Kaya yung sa akin kasi pag ganito kasi sa kanya, malaki pa rin. Kapag
So ayan guys, I'm very very happy for ano. So ito na yung pinaka importante. And then ayan, I think ito magagamit ito, ito rin, fusion paper and then the sage one and the rest, of course ito. I think so double ng ginap meto sa akin. So pamigay ko lang siya sa aking mga friends. Maganda rin kasi pamigay rin sila, 'di ba? Pag sabi nga nila kapag pinamigay mo, kapag ginif mo, 'di ba? Kapag sinuwerte yung taong yon, mas doble yung babalik na swerte sa'yo. So, yung sabi nila. Pero dapat yung iniisip yung gano'n, di ba? Mas maganda talaga to give than to receive talaga. Ito talaga, bumili ako ng mga ganito, is for giveaway. Kasi parang 10, 11 pesos. Parang, ay, sorry, November bumili. So, 11, 11. So, kaya parang yung price niya, lahat ng mga ganito, is 11, 11. So, pang giveaway ko siya for Christmas that time. So, Actually, hindi ko pa ito na-post yung video na yun. So, ano ko na lang siya. Ipangregalo ko na lang din. For this one. Diba? Kasi nami ko na rin talagang lucky shards, guys. So, parang naging collections ko na siya. Kasi talagang, pag nakita niyo yung mga, especially pag nag-live siya, mga limited lang yun. Talaga, ang daming mamine. And at the same time, hindi na siya makikita kasi again, parang kapag ano, kung makita niya man siya, sobrang tagal bago sa makita ng stocks o gumawa ng ganun na klase. Tsaka napakamura, kasi unlike kapag nag-check ako sa iba, like ko nga, for example, yeah, rose quartz na bracelet, puro, diba, kapag rose quartz, puro ganun lang itsura nga. Makita mo yung price. Yung mga ganyan is, pamis kadalasan is nag-umuulit sila. But of course, kapag mga ganito, this one, mga limited lang nilang gawa yan, guys. So yun, that's it guys. So thank you so much. So until next time, goodbye!